go. So far, ito yung pinakamasarap na shawarma at tinikman ko eh. So guys, dating gawi. Lakad-lakad na naman tayo ngayon. Kakain tayo ng shawarma. Or kung ano yung makakain natin. Tapos uwi na tayo pagkatapos. Pero tignan natin kung ano yung pwedeng kainin natin ngayon. Dito ulit tayo sa area natin maglakad-lakad. Ito na yung parang GTA natin eh. Diyan lang tayo maglakad-lakad oh. Wala tayong ibang nilalakaran kundi dito lang din sa area natin eh. Ito na yung parang GTA natin. Ano pag nalaglag ko, yari ito pre. So guys, nakabili ako ng shade. Sinuot ko na lang. Ano pre? Shawarma tayo, hindi? So patapos na kami maglakad-lakad. Kakain na kami ng shawarma ngayon. Saan tayo mag-shawarma? Diyan sa pinakamasarap na shawarma? May masarap kasi na shawarma dito eh. Diyan banda nakahilira ng mga restaurant diyan, mga ganda. Tapos dito rin puro din mga restaurant. Pero yung restaurant na yun ng ano eh, maraming customer. Nagpapapicture pa yun, no? This video. Ano sabi? Picture daw, picture. Sino yung sabi? Siya. So nakabili na tayo yung shawarma ngayon no? Hanap lang tayo mga pistuhan natin. Marami kasing taong kumakain dun eh. Maraming dumadaan. Oh, tirahin mo na. Sus. Habang mainit pa. Yeah, Brad. So far ito yung pinakamasarap na shawarma na tinikman ko eh. Natikman pala. Diba, nung umuwi ka? Marami ka rin dating may shawarma dun. Yan. Ito yung pinapinalating ako ng orchid. Iba yung ano nila. Masarap yung laman, pero yung ito, yung wrapper. Oo. Parang ano yung hinaw eh. So ano yung mas masarap? Yung pag-uwi mo or dito? Sa panlasa mo? Masarap dito. Bye. Masarap kasi yung maraming dito. Do, no? Hindi, bukod sa do eh. Bukod sa... Layong naman. Sa akin kasi nung nagbakasyon ako, halos puro... Puro shawarma din ako dun eh. Sibo? Oo. Pero ito pa rin yung pinakamasarap na shawarma. Kasi doon pag uwi ko, lahat ng binilang ko shawarma, parang naka-pre-cook na lahat eh. May ibang shawarma nga, nakabalot na eh. Tapos pag bibili kayo, iniit nyo na lang nila. Hindi tulad dito, pag bumili ka dito, makikita mo pa talagang kinukuskus pa, no? Pinaplansa pa yun. No?
Tapos iniinit pa nila yung dough. Maramdaman mo talaga yung shawarma eh. Iniikot-ikot pa yung ano. Tapos yung tinapay nila pre, yung dough nila. Medyo makunat kunti no. Medyo masarap eh no. Kasi sa atin na sobrang lambot, pagkagat mo, hindi makunat. Masarap yung medyo makunat kunti, no? Tapos sa lasa naman, sakto lang yung blend. Para sa akin, ha? Kasi sa Pilipinas, natikman ko lahat, puro matamis, eh. Maalat? Hindi naman yung maalat. Sakto lang yung timbla talaga niya. Parang sa atin kasi nadadaya sa sauce eh, no? Dinadaan sa sauce. Medyo masauce dito. Walang, ito nga, walang masyadong sauce eh, no? Kasi yung mga Pilipino may isyana. Sa... Mahilig matamis. Sa tingin mo, pag ganitong lasa, tas... Hindi, pag ganitong lasa, tas doon mo sa atin binibinta. Malakas pa rin kaya to? Papatok pa rin kaya to? Tulad dito? No, pag natikman nito yung ganitong lasa, no? Eh, ito nga, di masyadong ano, walang masoso. Kasi puro meat, eh, no? Hmm? Ganda mo yung meat talaga. Kaya purong-murong meat, no? Sa Pilipinas, sinitipid yung meat, eh. Tapos ang sauce yung dinamihan eh, no? Maganda pa rin kasi yung lasa yung ano, yung beef. Lamang pa rin yung dough dito. Sa karne, mas lamang pa rin eh, no? Sa lasa, mas gusto ko pa rin yung lasa dito eh. Sa kabila, sa puro bread eh. Sa kabila? Ba't doon ako bibili? Mas maraming bibili dito. Ibig sabihin, mas masarap dito. Mas maraming customer dito eh. Mas binibilhan natin eh. Pares lang, nabibig mo sila doon. Pares naman kaya masarap para sa akin. Anong lasa doon sa kabila? Ganito rin. So ano mas masarap? Itong shawarma nila o sa kabila? Saan parehas lang. Parehas lang? Magkaiba lang sila ng lasa. Kapag sinabi mo magkaiba lasa, ibig sabihin nun may mas masarap? Yeah. Para saan sila masarap, kaso magkaiba lang sila ng lasa. Sabihin mo, magkaiba sila ng lasa. Hindi nga brad eh. Ibig sabihin, pag magkaiba yung lasa, di ba sa atin matamis? Magkaiba lasa dito, hindi matamis. Pero mas masarap dito. Sa tingin ko lang, sa panlasa ko. Sa'yo mas masarap? Oo. Hindi, bukod sa lasa, maramdaman mo talaga yung shawarma eh. Kasi iniikot-ikot pa, tapos pinaplansa. Di ba? Tapos yung dough, inaano mo. Alam yung pagkain, mainit talaga eh. Oo. Sa atin kasi, naka-pre-cook na eh. Tapos iniitin mo na lang. Oo. Ito kasi puro fresh talaga eh. Fresh talaga ginagawa mo. Dating ganun, di ba? Dating Pinoy pesta food, no? Kain ng Pinoy? Ha? Kain ng Pinoy? Oo, oh, kain ng Pinoy. Tapos naging Indian food, no? Ayun, iba na. Hindi na Indian food, no? Oo. Pangatlo na yan eh. Oo, pangatlo na yan. Nasa Europa yan. Tapos na kami nag-shawarma doon at chana naman ngayon. Matagal na yung restaurant na yun, yung Barbican House. Asan? Yung restaurant na yun. Chicken House. Ah, Chicken House. Hindi na takang gumawa yung milk na nun eh. Oo, tama din. Tama din yung milk na nun. Masarap yung biryani niya nun eh. Diyan? Walang ano, walang makakaroon ng wound.
spices. Yung ano ko, gazpacho ng ano. Ito lang yung spot na pinagtsahan namin. No? Dito lang kami sa sulok-sulok. Sa gilid ng kalsada. Kalsada na yun sa harap eh.